Hindi kaya sinasabotahe na ang NAIA? Yan ang tanong ng mga mambabata sa pagdinig ng House Committee on Transportation matapos ang magkakasunod na aberya sa paliparan na natatapat pa sa malalaking holiday ng bansa. Nito lang May 1, Labor Day long weekend, isang power outage ang naiulat sa NAIA Terminal 3. Habang noong January 1, kasabay ng pagsalubong sa bagong taon, sumalubong din ang air traffic fiasco, hindi lamang sa NAIA, kundi maging sa iba pang paliparan sa bansa. Ito, thousands of travelers ang pinag-uusapan natin. Kaya tinatanong ko kung nirurule out nila dito yung possibility of sabotage. Kasi they say that lightning cannot take place twice in the same place. Meron ng May 1, meron pang January 1. Yes, we also, of course, we haven't ruled out anything as part of the investigation. Of course, the DOTR is leading this as part of the interagency task force that was commissioned to look into all the possible root causes of the May 1 event. Ayon sa Manila International Airport Authority, para sa mabilisang solusyon, tinututukan na nila ang pagdadagdag ng generator sets at iba pang makinarya na kailangan para matiyak na hindi mapuputol ang aircon operation at iba pang critical systems kahit maantala ang supply ng kuryente sa paliparan. Bukod dito, may ikinakasa rin silang medium-term at long-term plans of action nang masiguro na hindi na mauulit pa ang aberya sa NAIA. We would like to sincerely offer our apologies to all the passengers and stakeholders that were affected during the May 1 power incident. The MAA has begun introducing programs to gradually improve the power systems of the airport complex. Bukod naman dito, isa pang mahalagang usapin ang natalakay sa pagdinig at yan ang issue ukol sa mga driver's licenses sa bansa. Samantala, ukol sa issue ng lisensya, pangunahin namang kinalampag ng mga mambabatas ang Transportation Department kung kailan nga ba matutugunan ang kakulangan sa plastic cards para sa mga driver's license sa bansa. The first batch of delivery will happen within 60 calendar days upon the issuance of the notice to proceed, and our target issuance of the notice to proceed will be June 26, 2023. So 60 calendar days from that period, Mr. Chair. Sa iba pang isyong pambansa, pinaimbestigahan na rin sa Kamara ang issue ukol sa napaulat na umano'y unauthorized deduction sa ilang users ng digital wallet service application na GCash sa ilalim ng House Resolution Number 963 ni Deputy Minority Leader Bernadette Herrera. Mela Las Moras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.